Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, kasi hindi natin nakuha yung ano, yung alamul jin wa syayatin kahapon. So ngayon natin tatalakay inshallah. So tatalakay na natin yung mga pamiminsala na dinudulot ng mga demonyo sa tao. Pangunahin dito, syempre sila imailigaw o dulutin o kumbaga himukin na magkasala at iba pa. Ngayon naman, yun eh, yung physical na epekto ng demonyo sa tao. So maaaring ito ay epekto sa isip ng tao o maaring epekto sa pagdudulot ng masamang panaginip sa tao katulad ng natalakay natin. At bukod pa rito, yun nga, tukoy din dito yung iba pang mga pwedeng gawin ng mga demonyo. Si pangatlo na nababanggit, itong Ehraku al-Manazil bin Nar. Si mga demonyo raw, meron silang kakayanan na magdulot na magkaroon ng sunog sa mga bahay. Na maaring hindi yung demonyo mismo yung susunog, pero magdudulot siya na may mangyayari na kumbaga magdudulot siya na magkaroon ng dahilan upang magkaroon ng sunog. Sa inyo ay ihrakol manazil bin nar, wadalika bi wasitati ba'dal hayawanat allati yugriha bidalik. Nangyari ito sa pamagitan ng ilang mga nilalang o ilang mga hayop na kumbaga maaring itutulak ni Satanas na makagawa nito. So si Satanas, hindi lamang siya sa tao merong kakayanan na maka-impluensya. So pati sa hayop. Pwede rin namang ano, may kakayanan siya na magpagalaw ng mga bagay-bagay katulad ng napagtibay din sa ilang mga pangyayari na may kababalaghan. So doon sa hadith, iniulat ni Abu Dawud na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha nimtum fa'atbihu syurujakum. Fa'atbihu syurujakum." Kapag kayo ay matutulog na, ay patayin ninyo ang inyong mga suruj. Suruj, plural ng siraj. Siraj, yung gasera. Gasera, ibig sabihin yung ano, yung apoy talaga. Literal na apoy na ginagamit ng mga tao bilang pagkukunan ng liwanag o pagkukunan ng init. Sa patayin daw ang mga gasera, fa inna shaytana yadullu mitlu hadihi alfa'ra ala hada siraj fa yuhrikukum. Dahil si Satanas daw ay maaring uutusan niya ang mga hayop na katulad nito, yung daga bilang halimbawa, patungo sa gasera na ito at susunugin niya kayo sa pamagitan nito. So yung gasera, maaring itutumba ng daga at maaring meron pang ibang mga hayop na gagamitin si Satanas. Pusa? O, pwede rin, pusa. Kasi ano talaga, yung nababangga nila, di ba? Mabanggay nila yung mga kandila, ganun. Pero syempre, itong hadith na ito, ito'y kabilang doon sa mga hadith na maaari nating kunin ng literal yung kahulugan niya. Kasi gasera talaga yung tinutukoy dito. Ngayon, applicable ba ito sa fluorescent o sa LED? Maaring hindi na. Maaring hindi na. At maaari siyang nananatili na nakabukas sa gabi sa inyong pagtulog. Maaring mananatili ang mga ito. Pero kung gasera, halimbawa, lalo na yung ano,
yung lutuan. Wag niyong tutulugan yung inyong niluluto. Wag niyong tutulugan ang inyong mga niluluto dahil maaring magiging ganito rin ang epekto. Sunod na nabanggit, taktubu shaitan al-insana and al-maut. Si Satanas, kinakausap niya ang tao o kumbaga binubulabog niya o nagdudulot siya ng fitna sa tao kapag ito ay mamamatay na. Ito na ngayon, fitna tul mahya wal mamat. Ang fitna sa gitna ng buhay at kamatayan, ito yung panahon na ang tao ay naghihingalo na. At si Satanas, nakatutok na siya, mas nakatutok na siya sa mananampalataya na mamamatay na. Nang sa gayon, ito ay madulot niya na makagawa pa ng kawalang pananampalataya at kung hindi man, makagawa ito ng ilang mga bagay na pagdurusahan nito. So, ganun si Satanas. Hanggang huli. Hanggang sa huli, siya ay gagawa ng paraan na ang tao ay kanyang maililigaw. Wakad ka na Rasulo sallallahu alihi wasallama yastaidu min dalik. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpapakupkup laban dito sa pagdating ni Satanas sa tinatawag na fitnatul mahya wal mamat. So itong hadith na ito ay iniulat ni Imam An-Nasa'i at yung pagpapakupkup ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban dito ay sa pamagitan ng dua. At naiulat na ito ay kabilang doon sa mga dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago magtaslim sa bawat sala. Allahumma inni a'udhu bika minat taraddi. O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa taraddi. Yung taraddi, yung pagkahulog. Wal hadmi, nagpapakupkup siya kay Allah laban sa hadam, yun naman yung ano yung pagkaka yung mabagsakan ka ng mabigat na bagay. Wal garaki, yung pagkalunod. Wal hariki, yung pagkasunog. Wa'udu bika an yataqabtabani ash-shaytanu indal maut. At nagpapakupkup ako sa iyo laban sa pagkausap sa akin o pambubulabog sa akin ni Satanas sa kamatayan. Wa'udu bika an amuta fi sabilika mudbiran. At nagpapakupkup ako sa iyo na ako'y mamamatay habang tumatakas mula sa jihad. Ibig sabihin ng pagtakas dito, pagtakas na dulot ng ano, ng kaduwagan. Hindi yung pagtakas na nagmamaneuver lang kayo. Yung kabilang dun sa ano, yung dun sa nabanggit natin na ipinagbabawal na pagtakas na kabilang doon sa pitong malalaking kasalanan na natalakay natin kasama yung sihir at shirk. Wa'udu bika an amuta ladigan. At ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa pagkamatay sa ladig. Yung ladig na tinutukoy dito, yung venom o yung ano, yung lason na dulot ng kagat ng hayop. Maaring tuklaw ng ahas o scorpion, kagat ng aso, kagat ng pusa, at iba pang mga katulad nito. So, siyempre, iba pa yung ano. Marami pang naiulat na iba pang mga pagpapakupkup ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban pa rito. Lalong-lalo na yung nire-recite nga doon sa bago mag-taslim. Ito'y isa lang sa mga ulat na nababanggit ang pagpapakupkup natin kay Allah laban sa bulong ni Satanas kapag tayo ay mamamatay na. At mainam ito. Kasi walang sino mang Muslim ang makakatiyak sa kanyang sarili na siya nga ay magkakamit ng husnul khatima. Na kaya nga ang Muslim, dapat nagsisikap siya na siya ay nasa matuwid na kalagayan. Saan man, kailan man, anuman ng kanyang kalagayan, depressed man siya, malungkot, masaya, sisikapan niya na siya ay nasa matuwid na landas, inshallah. Nagsasala sa tamang oras, nagsasala kasama ang jamaa, umiiwas sa mga pinagbabawal ni Allah, gumagawa ng mabuti. So lahat yun ay daan patungo sa istikama, inshallah, patungo
sa husnul khatima, kamatayan sa mahusay na kalagayan bilang mananampalataya. At syempre, kailangan natin magdua kay Allah. Dua na inshallah tutugunin ni Allah, at dua na magdudulot sa atin na tayo ay aasa kay Allah na siya lamang ang tanging makakapaggabay sa atin. Hindi natin magagabayan ng ating mga sarili. Kaya yun ang isang positibong epekto ng palaging pagdudua o pananalangin kay Allah. Ang tao ay mas nagpapakumbaba kay Allah. Mas dinadamihan niya ang kanyang dua, mas lalo siyang nagpapakumbaba kay Allah. Nababawasan ang kanyang yabang. Kasi minsan yumayabang ang tao Akala niya karapat-dapat na siya sa gabay ni Allah. Akala niya karapat-dapat na siya sa husnul khatima, sa istikama, sa paraiso. Pero hindi ganon. Ang tao ay papasok sa paraiso sa pamagitan lamang ng habag ni Allah. Walang sino man sa atin ang papasok sa paraiso liban na lang sa kahabagan ni Allah. Walang sino man sa atin ang papasok sa paraiso dahil lamang sa dami ng ating mabubuting gawa. Kasi yung mabubuting gawa na yon, hindi yun sapat na criteria para matukoy kung papasok ba ang tao sa paraiso o hindi. O kung hindi yun, kumbaga tukoy na criteria kung papasok ba ang tao sa paraiso. Kasi marami nga siyang gawa, hindi naman tanggap dahil sa riya at iba pa. O marami siyang mabuting gawa, pero bago siya mamatay, hindi siya nagsasala. O di impyerno pa rin siya. O marami siyang mabubuting gawa. Pero yung mga mabubuting gawa na yun, may kahalong mga bida'a. O di hindi rin tanggap. So maraming dahilan na mawawala ng saysay ang mabuting gawa ng tao. Kaya marapat ang tao ay palagi ang lumalapit kay Allah nang sa gayon ay gagabayan siya ni Allah at kahabagan, insha'Allah. Si sumunod, Ida'uhu al-Walid hinayulad. Si Satanas, pagkasilang na pagkasilang pa lang ng tao, pinipinsala na ni Satanas ang mga tao. Yung sanggol na bagong panganak, ito ay pinipinsala na ni Satanas. Mayroong hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam yamassuhu ash-shaytanu. Yawma waladathu ummuhu illa Maryam wa ibnaha." So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bawat anak daw ni Adan, ang bawat tao ay hinahaplos ni Satanas sa araw na siya ay isinilang ng kanyang ina. Hinahaplos, ibig sabihin pinipinsala ni Satanas. At mayroon pang nagsasabing ibang scholar, ito yung dahilan kung bakit ang baby, pag pinapanganak ay umiiyak. Normal sa baby yung kapag pinanganak ay umiiyak dahil sila ay kumbaga sinasaktan din ni Satanas. Pero siyempre, maaaring meron pang ibang manifestasyon ang pamiminsala ni Satanas doon sa baby. Kasi maaaring may baby hindi iyak, di ba? Pero hindi ibig sabihin na hindi siya pininsala ni Satanas. Lahat ay pinipinsala ni Satanas sa araw ng kapanganakan nito, liban na lang kay Maryam at sa kanyang anak, si Isa alihis salam. So, umpisa pa lang, pinapakita na ni Satanas ang pagkamuhi niya sa sino mang tao, pinanganak man ito sa pamilyang Muslim o hindi Muslim, pareho lang pinipinsala ni Satanas. Ganyan din iniwalat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam yat'anu shaytanu fi janbayhi bi isba'ihi hina yulad gaira Isa ibn Maryam. Dahaba yat'un fata'ana al-hijab." So ito nga iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Si Imam al-Bukhari ngayon nag-ulat. So sinabi na si Satanas daw
Walang sinamang anak ni Adan, walang sinamang tao, liban na lamang na ito daw ay tinutusok ni Satanas sa pamagitan ng kanyang daliri. At may kinalaman din ito sa hadith kanina. So nangyayari ito sa kapanganakan pa lang ng tao. Tinutusok ni Satanas sa tagiliran ng tao, yung tao sa pamagitan ng kanyang daliri. Sa oras ng pagkapanganak dito, liban na lamang kay Ibnu Maryam, dahil si Ibnu Maryam, kumbaga, tinusok na raw siya ni Satanas, pero yung tusok ni Satanas ay doon lang sa kanyang hijab tumama. Doon sa hijab, yung ano, yung bahay bata. Doon lang tumama yung pagtusok ni Satanas sa kanya. Isa pa uli, iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Huraira. Sabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nagsabi, ma min bani adama mauludun illa yamassuhu ash-shaytanu hina yulad. Walang sino man sa mga anak ni Adan, liban na lamang nahahaplusin siya ni Satanas sa pagkapanganak dito. Fayastahilu sarikan min masishaytan. Na dahil dito, ang tao kapag pinapanganak ay umiiyak dahil sa paghaplos ni Satanas. Gayra Maryam wa ibnaha. Liban na lang kay Maryam at kanyang anak. Wasababu fi himayati Maryam wa ibnaha minash-shaytani istajabatullahi du'a'a ummu Maryam hina waladatha. So naging dahilan kung bakit pinangalagaan ni Allah si Maryam at si Isa ibn Maryam mula sa pagtusok ni Satanas sa oras ng kapanganakan ay ang tugon ni Allah sa du'a ng nanay ni Mama Mary. So meron siyang dua na babanggit sa Surah Ali Imran, chapter 3, verse 36, sa sinabi niya, wa inni uiduha bika wa durriyataha minasyaitonir rajim. Tunay na ako ay nagpapakupkop sa kanila, sa iyo at sa kanyang anak. Nagpapakupkop ako sa iyo para sa aking anak, tinutukoy niya si Mama Mary, at sa kanyang mga anak laban sa Satanas na isinumpa. Isa lang naman yung naging anak niya. Si Isa alihis salam, at si Isa alihis salam, hindi rin naman nagkaanak kasi hindi naman siya nagka-asawa. Si Ting natukoy dun sa hadith na ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. So, gayon din, dagdag na paliwanag dito. So, bakit tinupad itong dua na ito para sa nanay ni Mama Mary, si Hannah, ayon sa mga ulat. Walidha fa inna Abu Huraira karaa hadihil aya ba'da riwayatihi lil hadith as-sabiq. So nalaman natin ito dahil binanggit din ito ni Abu Huraira matapos niyang maiulat ang hadith na nabanggit. Falamma kanat Ummu Maryam alayhi as-salam, so dito, minsan binabanggit o kinakabit ng mga scholar yung mga katagang alayhas salam kay Maryam, kahit hindi siya propeta. Pero ano ito, kumbaga nakagawian na lang nila ito bilang ano lang, bilang dua para sa kanya, pero hindi ito nangangahulugan ng anuman na mayroong kaugnay ito na paniniwala na meron siyang antas na liban pa sa pagiging tao. So sabi dito, falamma kanat Ummu Maryam alayhas salam, at gindi si Mama Mary din pala yung nanay niya, si Hannah. Siya pala yung tinutukoy dito na alayhas salam. Sadikatun fi talabiha istajaballahu laha. Dahil siya ay makatotohanan sa kanyang dua, ay tinugon ito ni Allah para sa kanya. Faajara Maryam ibnuha minasyaitonir rajim. At dahil dito, prinotektahan ni Allah si Maryam at ang kanyang anak laban sa Satanas na isinumpa. Ngayon, pwede ba ang tao magiging ganito rin, mapapangalagaan laban sa Satanas ang kanyang anak kapag isinilang sa pamagitan ng dua na katulad nito? Maaari kang magdua.
Pero siyempre, hindi natin inaasahan na matutupad ito. Kasi maaring ano ito eh, special lang doon sa kalagayan ni na Maryam at ni Isa alayhis salam. O maaring ang hindi mo na rin ito hilingin. Kasi, yun nga, doon sa dahir ng hadith, lahat liban na lang sa kanilang dalawa. Lahat liban na lamang sa kanilang dalawa. So, ibig sabihin, ito isang bagay na espesyal sa kanila. So, maaring hindi mo na rin ito hilingin kay Allah kasi espesyal na ito para sa kanila. Na hindi, kumbaga, limbawa niyan, yung dua ni Sulaiman alayhis salam na magkaroon siya ng kaharian na hindi magkakaroon ng iba paliban sa kanya ng kaharian na katulad nito, siya lang ang nagdua ng ganito. At hindi mo na pwedeng gayahin yun. Kasi yung nga yung dua niya, na siya lang. At kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nahuli niya yung jin, naalala niya ang dua ni Sulaiman alayhis salam, kaya hindi na niya kinulong yung jin dahil siya ay magiging katunggali ni Sulaiman alayhis salam sa pamamahala kahit sa mga jin. Na yun yung isa sa mga kahulugan ng paghahari ni Sulaiman alayhis salam na hindi katulad ng paghahari ni Numan, na pati mga jin kanyang pinaghaharian at kanyang nakokontrol. So ganito natin inuunawa ang mga batayan na ganito. Alhamdulillah. So meron pang isang hadith, inulat ulit ito ni Imam al-Bukhari. وَمِمَّنْ أَجَارَهُ اللَّهُ أَيْدًا أَمَّارْ بِنْ يَاسَرْ. So meron din palang ulat na si Ammar bin Yasir ay pinangalagaan din ni Allah. Sa konteksto dito, syempre, doon din sa pagtusok ni Satanas. Kasi yung hadith tungkol kay Ammar bin Yasir pangkalahatan, general ang kahulugan. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari, anna Abu Darda sa ala Al-Kama. Tinanong daw ni Abu Darda si Al-Kama, radiyallahu anhuma, wa kana min ahlil Kufa. So, si Al-Kama ay kabilang doon sa mga tao sa Kufa, nakatira doon sa Kufa. So, tinanong siya ni Abu Darda, Afikumul ladhi ajarahu Allahu minash shaitani ala lisani nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. So, meron ba sa inyong pinangalagaan ni Allah laban sa Satanas ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ibig sabihin, meron bang nababanggit sa mga hadith nakasama ninyo na pinoprotektahan ni Allah laban sa Satanas? So sabi ni Al-Mughira, si Al-Mughira ang sumagot. Alladhi ajarahu Allahu ala lisani nabiyihi sallallahu alayhi wa sallama ya'ni ammaran. Ang siyang pinangalagaan ni Allah ayon sa nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laban kay Satanas ay si Ammar. So maaring sa kahulugan din nito, kung pinangalagaan ni Allah si Ammar bin Yasir kay Satanas, so maaring napapaloob din siya dito na dun pa lang sa pagkakapanganak sa kanya ay iniligtas na siya ni Allah laban kay Satanas. O maaaring din mang mga hulugan ito ng iba pang kahulugan. Maaring iniligtas siya ni Allah sa iba pang pagkakataon na mapipinsala siya ni Satanas pero hindi doon sa panahon ng kanyang kapanganakan. Pero anyway, inilagay ito ni Sheikh Omar al-Ashkar sa bahagi na ito kasi nagpapakita lamang ito nung kumbaga usapin ng pamiminsala ni Satanas sa mga bagong panganak na mga tao. Sa mga bagong panganak na mga tao. So ito yung ilan sa mga physical na pinsala ng mga demonyo sa mga tao. So marami pang iba't ibang mga ano, iba't ibang mga nabanggit dito. So tatalakayin na lang natin ito next week. Inshallah kasi mahaba-haba pang talakayin ng mga ito. Yung paglaganap ng mga nakakahawang sakit at yun din yung pakikihati ni Satanas sa pagkain ng mga tao at yung pagsapi ni Satanas sa mga tao at iba pang mga pamiminsala nila laban sa mga tao at sa mga mananampalataya lalong-lalo na. Kasi kung galit si Satanas sa mga tao, eh mas galit siya sa mga mananampalataya kasi mas gusto niyang pinsalain
ang mga mananampalataya na gusto niyang maligaw sila o kung hindi man niya sila maililigaw, ay mapinsala man lang niya waliyado billah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.